kami ngayon sa Vikings, SM City, Pampang. Diba? Ang layo nang narating ng pag-SM namin, ah. SM baka naman. Parang, ang makikita nyo lang dito, puro ganito. Kasi for sure, magkakape lang kami ni Mick dito. Gusto lang namin, ano, matulog sa ibang bahay, ganun. Sana nangapit bahay na. Kaya nag-book kami ng Airbnb. Siyempre, courtesy by Pounce Pag. Nag-book si Pounce Pag. Gusto niyo sa makabilang bahay. That's not the point. Lang, gusto lang namin makitulog sa bahay ng iba. Kaya kami dito sa SM ngayon kasi 2 PM pa yung check-in dun sa Airbnb at alas 12 pa lang. Gusto pa ni Kuya Pao. 4 AM kami bumiyahe, Zay. Ano magawin natin dito kung ano, 6? Parang matutulog tayo sa sasakyan at magbubulalo ng cup noodles. Station nila. But something caught my eye. At ito yun. Sa liit niyan, sis, it caught your eye. Yes, it caught my eye. Because it's the smallest croissant I've ever seen. Sa lahat ng mini croissant na nabili ko, ito yung pinaka-mini, ah. Cute, sis. So, syempre, meron din akong coffee on the side. Hot coffee, kasi yun lang meron. May creamer dun, tsaka sugar. Ang magandang apartment. Ulam. Ito na yung pinaka-mini na croissant na nakita ko. Parang ang sarap. Sobrang cute naman yun. Ayan, kape. Croissant. Croissant. Croissant ba yan? Hindi siya flaky. Girl, tira. Bready. It's just bready. Ang cute naman. Pero okay na. Kasi hindi ako na mag-breakfast. So, inuna ko muna yung lunch bago yung breakfast. Typical me. Guys, nag-fit kami ng damit ni Mick. Diba? Kita niya naman yung fitted na damit namin. Ah, tapos, cropped up. Diba? Magtigin mo sa baba. Iyaya ka mag-bike. Bakit naman ganun ka si Pagan? Ba't parang tina-timing mo lagi? Actually guys, meron pang isang instance na naka-sleeveless ako, naka-shorts ako, nag-gaya mag-sine. Lamig siya. Parang gusto ko manghinig sa loob ng sine. Nakakalok. Ganyan sa spontaneous. Yes. Kuya pa ako. As in like, never let them know what your next move is. Hindi mo malalaman kung anong balak niya. Kaya hindi nagpa-plano ng date yan eh. Actually kami nagpa-plano ng date nila. Kasi kasama ako lagi sa date nila. Kasi hindi siya marunong magplano guys. Kung sa hindi siya marunong magplano, wala talaga sa nature niya na mag-isip. Siya kasi, pag anong madaanan niya. Kung ano makita niya, kung ano maisip niya bigla. Actually, itong lakad namin, guys, sinabi lang ni Mick na gusto niya magpampang. Tapos umakyat ako dun sa third floor kasi chika-chika ko sila. Ano yung gagawin sa Pampanga? Ganyan. Kailan? Sabi ni Kuya Pao, gawin na, mamaya. Ay, sa tayo madaling araw. Diba? Ang galing. Ang gusto niya, umalis kami ng 4 AM. Mga 3 o'clock na, sabi ko kay Mick. Mick, ano, kikilos na ba ako? Matulog pa ako. Sabi niya, matulog ka pa sis, nagising si Huwi eh. So, oh, hindi, tsaka ano, sabi niya din kasi, sabi yung makikatulog muna siya. Siguro siya din, inaantok ko din siya. Eh, siyempre guys, magdadrive siya, so need talaga niyang matulog. So, instead na 4 kami umalis, alis kami. 8:39. Oo, mag-9. So, ito yung dining and the kitchen. Kung hindi naman kami magluluto kahit may mga lutuan dito. At may CR. At merong kwarto ni Harry Potter. For the scared. Tapos guys, pag akyat, ito yung master's bedroom. Ayan, yung master's bedroom. Tapos meron siyang pang closet and pang vanity. Then sa kabilang side, may CR pala dito. May dalawang single bed and may aircon din. At mga lagay ng gamit. And may vanity din. So ayun guys, ang ating Airbnb tour. Kakarating lang namin. At gusto namin maligo dahil ang init. Mag-ayos muna kami ng mga gamit tapos babalikan ko kayo later.
Good morning, guys. So, it's a new day. At ngayon, di ko alam kung gising na sila, kuya. Pero kasi 11, mag-aayos na lang ako para if ever mamaya nagising sila at naligo na, alis na lang. So, ayun. Actually, kahapon, guys, wala na kami masyadong ginawa. Kasi, pag dating namin dito sa Airbnb, nag-shower lang kami. Tapos natulog. So, gumising kami mga 8 PM na. Tapos, nag-McDo lang kami sa Capital Town. Tumuwi na kami. Actually, dumaan kami ng Korean grocery. Bumili lang kami ng ice cream. Tapos, after nun, kung movie marathon lang kami dito sa bahay. Pero ngayon, mag-aayos muna ako, guys. Nakaayos na ako. Ayan, medyo kinulot ko lang na unti yung dulo ng buhok ko. So guys, ang echoey dito. Ba't ba ako dito nag-vlog? Pero ito yung fit check that nobody asked for. So ito yung top ko na light beige. Tapos trousers. Tapos naka-chinelas na ako pang bahay kasi yung sapatos ko nasa baba pa. Pero Air Force One na lang siguro gagamitin ko. And magla-lunch muna kami bago kami pumunta sa mga kapihan. Kasi puro mga Pilipinong pagkain yung meron dito sa Pampanga. Kasi hindi namin sure kung saan yung masarap talaga. Kasi hindi naman kami nag-search ng anek-anek bago nagpunta dito. Cafe lang talaga yung gusto kong matry. Kasi maraming mga aesthetic at saka magandang places ng cafe dito. So, yan. Check natin yun mamaya. Pero kakain muna kami ng lunch. So guys, umorder ako ng macarons na lotus biscuit. Kasi ito sa mga favorite kong spread recently. So tatry natin. Cheers! Ang gusto ng update. Tapos na kami yung magkape. Actually, hindi naman ako nagkape doon. Hindi ako makapag-play ng mga ganap doon kasi ano lang sa background music. So, alam niyo na, copyright thing, may ano, may fear. Trauma. The trauma in me. So, hindi ako nag-vlog doon nang nagkipag-chikahan sa inyo. Pero, ayun, dito kami ngayon sa Boom Chicken. Actually, nahanap lang namin to. Hindi namin alam kung saan kakain. Tapos, parang nadaanan namin to kanina. So, parang sabi, ang interesting ng name, Boom Chicken. So, search namin siya online. Sabi pala nila, ito palang Boom Chicken ay yung mga best Korean chicken na parang, alam niyo na mapapanood niyo sa mukbang, ganung levels. Daw. So, hindi pa namin siya natatry, kaya daw pa lang. Pero may tatry natin. In-order namin yung fried chicken na original. Tapos, garlic wings. Tsaka, dumplings. And cookie. Ayan. And today, magkakape na tayo. Finally, kasi kahapon, di ba sabi sa inyo, magkakape kami. Pero ang nangyari, nag-green tea cream ako. Kasi wala lang. Parang maiba lang. So ngayon, itatry na talaga natin yung coffee around here. Tapos itong cafe na to, Korean din yata yung may-ari na to eh. As far as I know. Nakita ko lang sa TikTok. So, itatry natin mamaya yung coffee nila. Ang in-order ko lang is cafe mocha na ice. Kasi meron silang mga ibang latte na hindi ako familiar. Pero dun lang sa safe decision. So, order rin kami ng muffin. Parating na ang mga aesthetic. Hiniyaram lang kaming poot. Sorry. Hangin' on, 달콤한 햇볕.
gusto ko sana maging aesthetic at kunin sa counter, pero sinerve ni Kuya. Tapos bago pa yun, kinuha pa ni Pao. Tapos pinabalik mo sa kanya. Pinabalik ko pa sa kanya para ako yung kumuha. Yun yung mga behind the scenes na ginagawa namin para din sa mga video na to, guys. Home at ay nakapag-freshen up na ako kasi syempre galing kami sa malayo, so kailangan ligo para, you know, the dirt and mga viruses ay mawala. Namiss ko yung kwarto ko, namiss ko umiga dito sa kama. Maganda din naman yung Airbnb na napag-stay namin, pero syempre nothing feels like home. So yun guys, hanggang dito na lang tong vlog na to. Sana nag-enjoy kayo sa cafe hopping namin sa Pampanga. And comment down below kung ano pang mga suggested or recommended cafes nyo kahit around dito lang sa NCR. Para matry ko, diba? So yun guys, I hope you enjoyed watching. Like, comment, and subscribe. Till next time, bye!